morning, good morning po. Isa na naman po magpagpala ng webis ng umaga at share po sa inyo kung paano gumawa ng shrimps patty. Yung maliliit po na shrimps. Yung alamang, normally local called not alamang. Okay, so kanina napadaan po kami ng market after jogging at 3/4 sa halagang 25 peso ay magiging satisfied po yung mga kakain mamaya. So, pre-adventure po, nilagay ko na po yung salt, little bit sugar, garlic, at ito, ihalo po natin yung ilokong ingredients natin, yung garlic, meron siyang onion, sibuyas, isang buong sibuyas po, at lalagyan po natin siya ng tatlong perasong chili, yung maanghang na chili. Okay, so mix po natin siya. Normally, I think the measurement of this yung alamang po ay about a kilo, okay? 1 kg. So napakarami po. So yan. So lalagyan po natin siya ng harina. Yes, harina po. Ang harina po is about 100 grams. Lalagyan natin kasi 1 kilo po siya. And then lalagyan po siya natin ng 3 eggs, 3 egg. Yan. Tapos mamaya i-try po natin siya. Okay, mix po muna natin yung 2 tablespoon pesos. Nag-ready ko na po siya kanina kasi mag-isa lang po yung kamay natin. So yun, batihin po natin yung itlog para ilagay po natin siya. Okay, so parang gumawa ka ng cake. Kailang i-ready mo po lahat yung gagamitin mo. Tapos ihalo na po natin siya para maging patty. Nalagyan na po na siyang salt. Depende na po sa inyo na lasa po ng salt. Kung marami, kung gusto nyo medyo maalat. Kaya sa akin po na mali, kundi na po nilalagyan na salt dyan. So, ayan. Okay, so kanina nilagay po natin ng 100 grams na harina. Okay, yung normal lang po na harina. And then, gana po sa cornstarch yan. 100 grams din po yung cornstarch na ilalagay natin para siya po ay mag-stick. Lumapot po yung maging ano po yung ating patty. Hindi siya buhag-hag. Okay? So, i-mix nyo lang po ng maigi. And then, nakaready na po yung pot natin. Mainit na mainit na. Papakita ko lang po sa inyo yung outcome na very economical po siyang ulam, nutritious at healthy living po. Kasi ikaw na mismo gumagawa ng sarili mong patty. Unlike na yung binibili natin yung patty sa mga bang restaurants na it takes how many months na siyang naka-frozen. Okay, pero ito, tayo po yung sariling gumagawa ng ating patty. Okay, pwede nyo rin pong gawin ng ganito yung maliliit na isda. Pwede rin po sa, kung ayaw nyo ng fish, ayaw nyo ng mga shrimps na maliliit ay pwede rin po sa gawin nyo. Kaya nang gumawa rin ng sarili ng pati na giniling, yung minced pork. Okay? So, I suggest my mamshi, mga mamshi, mga friends, mga lablalalabs dyan, mga sisters, brothers and sisters na mahilig sa kusina na you have to do your own food kasi healthy living na tayo. Iwas po na meron tayo ng cancer, like that, okay? So, yan na po. Na-ready na siya. So, it depends kung kano kalaki yung gagawin natin patty, but then I prepare this one. Medyo maliit lang po siya yan. Okay, so, it's ready. It's ready like that. Try it. This 1 kilo, 1 kg, I think you can make around 20 to 30.
na patty niyo po. So, yun pala kasi na po natin yung ano natin. Kanina kasi nakalight lang. Mga tea. Ganyan. So, I think hindi ko siya na-mix ko maigit. Kasi medyo buhag-hag pa yung ating patty. Hindi po pare-pareho yung laki. May maliit, may malaki. So, normally. Madali lang po siya i-prito. Kasi pag nag-brown na siya, it's done! Let's cook na po. Kailangan po na within the day may luto siya kasi hindi po siya pwedeng ilagay sa prep tapos iluto din siya kailang maga, hindi po. Kailangan within the day ay maluto po siya. Okay, yung mixture niya kasi otherwise mapanis na po siya. So, you may try it. Very easy and economical po siya. You can only use, I think, around 50 pesos. And then you can make your serving for 10 to 15 people. Yeah. Kasi marami po ito. So, yan. Siyang balik na rin. Ayan siya. Okay, so you can serve it with the ketchup. Depende, pwede rin suka. Ayan may bawang. Ayan po siya. Okay. I'll use strainer. Ayan po na ito. Kailangan kasi ay ituro natin siya na maigi. Para maganda yung kanyang pagkapati. So, yan. Pag crispy siya para. At maganda po at advisable naman is lang para madali po siyang maluto. Pagka buhag-hag pa po yung mixture niyo, pwede niyo po siyang haluan po siya ng baho lang yung kanyang arena. Okay? Arena. So, we can put some. So, hindi maganda yung ating dough. Hindi maganda yung pagka ito po. Hindi pa maganda yung kanyang shape. Yan. Normally kasi pagka maganda po yung so, we're gonna put some more.
sa tindahan, sa canteen, it takes 10 to 15. Or like this, by serving. Yeah. So, yung economist mong gumawa ay malaki pong tipid, lalo pag marami ang pakakainin mo everyday. So, yun po. Almost done siya. Kasi makikita niyo po pag luto na siya, ay magiging crispy na po siya. Crispy na yung texture niya. So, depende po sa tagal ng tuloy. Hindi po siya maano sa cholesterol kasi is more on healthy living po siya. Okay, so pwede po siyang deep fry o pwede rin po siyang umamit mo ng konting mantika. Normally, ang mga ipipreto kasi namin ngayon is yung less oil. Yung gumagamit na ng high-tech na cooking pot. But then, simple living lang po tayo. Wala pa tayong ganun. Okay. So, ito. Yan. A little bit crispy na siya. So, we're going to put it there. Okay na po siya. Done. And the others, this one too, is done. Yes, done. Inside out. Okay, so. So, easy to cook lang po siya, mga kabishi. So, later, gabi ko pa iluto yung iba kasi para maging crispy siya. Kasi ulamin pa namin ito ng dinner. We have many kakain mamaya. Okay, yan siya. Ating ginawa. Marami pa. I think it's only 1/4 yung nabawas. Yan. Marami pa magagawa dyan. Okay, natin sa 2:30 patties pa magagawa dyan. Okay. I'm gonna show you this one. It's crispy. Yeah. It's yummy, yummy. Okay. Yeah. It's yummy. Crispy siya. Pagkabawa na kasi na talag na siyang luto, it's may crispy po siya. Guide you guys, please try to make it and you'll be see that it's great. Great. So natin na po ang luto po natin iba.
crispy shrimps or crispy alamang omelette. Yeah. We call it alamang because kakasabi nila yung shrimps siya ang liit. Okay, normally hindi naman. It's a family of shrimps but not, hindi po siya shrimps. Ito yung ginagawa din hibi. Mga yata iba. Ang nilalagay din siya sa gulay. So, yan. So, yan. Almost done ito. Patayin pa natin mga kadishi. Kasi mamaya pa po na din. Iluluto yung iba. So, try it. It's very economical. Yeah. Healthy. Healthy din po. Pagpapun natin yung mantika. I-drain natin siya. Ang kinakailangan. Ayan. So, yun na po. Ayan na naiwan natin po. Okay. So, this is it. This is it. Okay, diba? Ang bilis na pinagagawa. Share yan yung ating alamang fatty. Yan, so yan guys, hope you like it. Very interesting to do it and very nutritious, very yummy. Okay, thank you guys, thank you for watching, thank you for your support, and may the blessings will get be upon you in Jesus' name. Amen.